Good morning. Ang gagawin ko dito, itong $63, itatransfer ko dito sa Binance. Yan, dito ko itatransfer sa balance ko sa Binance. Then, magta-trade ako ng BNB to BTC. Ngayon, punta ako sa OXBTC at mag-withdraw ako dito. Click withdraw. Ang transaction fee is $27. Medyo mataas yung transaction fee. Gusto kong i-adjust tong baba para at least malesan yung transaction fee. Then, ang gagawin ko ay i-withdraw ko lahat. I-click lang yung all. Yan, yung makuha kong Bitcoin. Yung balance ko ay 0.001. Ito ay na-earnings ko dito sa aking OXBTC. Then, pupunta ako sa Binance. Kukopyain ko yung BTC address. Then, ipipaste ko dito. Then, punta ako sa Binance. At hanapin yung BTC dito. BTC address. Yan. Then, i-click yung deposit. Ang pipiliin lang ito. Yung naka-check na BTC. Then, copy address. Balik ka sa OXBTC. Then, paste mo dito. Yan. At ito na yung importante sa lahat. Huwag kalimutan. I-send yung code dito. Mag-ask siya ng verification. Mag-appire yung asset email ng code dito sa inyong phone. Dapat nakasulat tong asset password kung saan pinaka-importante yun. Kung hindi mo ipasok to, hindi ka makaka-withdraw ng kung wala to pala, hindi ka makaka-withdraw ng Bitcoin. Na-send na yung code sa aking email. Ito yung code na ipapasok natin. 995-869. Then, palitan natin to kasi nagkaroon ng expiration. Balik ka. Copy. Then, dapat mabilis ka dito. Pag hindi mabilis, mag-expire yung code. Paste. Then, withdraw. Google Authenticator is copy. Ito pa yung code pala. Then, balik ka sa OXBTC. Mali yung pinasok ko. Then, hindi tama. Withdraw. Success. Yan. Na-withdraw na natin ang ating BTC sa ating papunta sa Binance. Then, maghihintay tayo dito sa aking balance sa Binance. Na-withdraw ko na. I-check po natin kung magkano. Kung mapapansin mo, wala akong balance ngayon sa aking ang oras ay 12:59 PM. Ang wala akong makikitang balance. Then, ilang oras kayang mahihintay ko ang aking balance sa aking OXBTC. OXBTC, binidraw ko siya papunta sa aking Binance. Ititrade ko kasi siya. Medyo mababa ang mga token, kaya gusto kong mag-trade, bibili, but at least siguro magta-times. I-check ko mamaya at babalikan ko ito. Makaka-receive ka ng confirmation about your deposit from OXBTC. Papunta dito sa Binance. Then, 12:59 tayo nag-withdraw. Na-receive na natin yung Bitcoin, 2:38. Magdadalawang oras tayo ang nating maghintay. Punta na ako sa aking Binance. Kung titignan ko kung nandito na yung BTC sa aking Binance account.
Punta tayo dito. Bali, 2,000, 63 US dollar, 2,500 lang yung napunta. Bali, ito na yung na-withdraw na natin galing sa OXBTC. Legit po yung OXBTC. Kung gumagamit ka na ng cloud mining, bibili ka na ng hash rate doon, mag-generate ka ng Bitcoin. Na-receive na natin at punta na tayo sa trading. Iti-trade ko na itong Bitcoin to BTC. Ang gagawin natin, punta ka dito sa baba, hanapin mo yung BNB, BTC ticker na BN, BTC to BNB. Hindi ko mahanap dito. Or punta ka dito sa inyong trading, trades. Then hanapin mo yung huwag natin i-convert. Hindi ako sa convert. Magte-trade tayo ng BTC to BNB. Kasi mura yung BNB ngayon. BNB, BTC to BNB. Yan. Yan. Bali ito. Ayan, magte-trade na tayo dito. Bibili na tayo yung BNB. Then, ang gagawin natin ay buy. Bali, yung katumbas, then 100% ko siyang ayan, lahat ng Bitcoin na galing sa BTC ko, ibebenta ko na, magbubili ako ng BNB. Sa halagang 13,000 ito, 13,470. Then buy BNB na ako. Check mo yung balance kung nandun yung BNB. Yan, nandito na. 0.18 lang katumbas ng $63 yung BNB sa pagtitrade. Then hintayin pong tataas. At ito na yung balance ko ngayon. 28,795. Nagpuhunan ko lang ako ng ano dito. Nag-start ako sa 9,000 pesos. Then, nag-degenerate ako. Iti-trade ko siya. Kung tumaas siya ng 1,000 pesos sa aking 9,000, i-convert ko ulit. Then, ganun lang. Buy and sell lang ako dito. Pagka, tapos naglalagay ako sa earn dito sa baba para mag-increase yung kasi may interest to araw-araw yung cumulative PNL at saka yung interest ng inyong pera naging interest siya araw-araw daily interest yan 5% sa baba ganun lang ang pag-transfer ng pera sa OXBTC papunta dito sa Binance then iti-trade mo siya para lumaki yung pera mo. Ganun lang ang kasimple dito sa Binance to OXBTC. Tignan po natin yung mga presyo ng Bitcoin. Ayan, BTC 56,000, BNB 279 US dollars and ETH is 100,000 880 US dollar. Pabago-bago siya ng price. Then kung gusto mong mag-trade, papansinin mo lang tong ranking list dito sa gilid ng inyong cellphone at makikita mo yung gainer at saka loser at saka yung 24 hours volume na pumapasok na pera sa gilid, yung percentage at saka yung last pay at saka yung pair, mapapansin mo sa gainer kung saan nag-fluctuate yung initial interest mo. So, for example, is 83%. For example, bumili ka ng isang quantity ng inyong itong ano na to, itong ETH versus itong FIBX. So, yung initial investment mo, tumaas siya ng 84.63 yung ROI. Then, same din with this iba pang dito. For example, yung IOST,
nagkaroon siya ng 4.367% yung initial investment mo kung nag-trade ka ng yung presyo niya ay 3 pesos. Ganun lang ang pag-trade, papansinin lang yung sa gilid yung mga ranking list dito sa yung Binance account at mapapansin mo yung kung mapapansin mo tong kulay green dito, tumataas yung presyo nito. Yung pag nag-red, bumababa yung presyo ng inyong cryptocurrency token. Dito sa gilid, mapapansin mo yung ranking list. Ganun lang kasimple ang pag-trade dito sa Binance. Salamat guys!